Hi guys! Welcome back! Iyakin daw si Kiko. Ito ngayon ang bansag sa kanya. Hala kayo. Sinong iyakin? Sigurado ako may iiyak pagkatapos natong mga hakbang na ginagawa ni Kiko Pangilinan. Kakaiba na kasi talaga. At siguro alam na natin kung ano to. Ito po ay ang isinampang kaso ni Kiko Pangilinan sa isang YouTube channel na alam natin kung sino yung content creator at may-ari ng channel na yon. Nagngangalang Maharlika. Uulitin ko, sana naman hindi Maharlika ang gamitin mong pangalan. Hindi po talaga bagay. Dahil kung titignan natin, kung iisipin ko rin, ano kayang nararamdaman ng mga kamag-anak mo? Ano kayang nararamdaman ng pamilya mo? Dahil ang ikinabubuhay mo ay manira ng kapwa. Hindi lang po manira eh. Hindi lang magpakalat ng mga kasinungalingan na ando na rin yung pambabastos at panlalait. Kailan pa naging trabaho yung mga ganitong uri? Ako talaga personally, hate na hate ko yung mga tao na walang patumangga kung magpakalat ng disinformation at kasinungalingan. Lalong-lalo na yung mga gumagawa ng kwento. At ulitin ko po ulit, napaka-talented nyo. Yes, ang galing gumawa ng kwento, pero kayo po talaga ay may problema, posibleng psychologically or mentally. May saltik ang tawag po sa inyo. Ulitin ko, may mga saltik ang mga tao na gumagawa ng kwento para siraan ang ibang tao. At take note, eto na po ata ang pinakamababang uri ng kabuhayan or sabihin na natin yung pinagkakakitaan. Mantakin nyo din may pati mga anak ni Kiko, buong family niya. Meron akong napanood na isang video or upload dun sa channel na yon at kakaiba talaga po ang kabastusan. Ano to? Eto na yung naging kultura natin na parang normal na lang na maging bastos. So ako po ay natutuwa sa hakbang na to talaga ni Kiko. Nauna nga dito, bago itong issue kay Maharlika na to, ay meron ng mga YouTube channel na nawala na talaga, na bura na sa YouTube. Dahil nga nasampahan na rin ang kaso. At ngayon po ay sigurado yung mga may-ari nung channel na yon na kung titignan natin, actually yung dalawang channel ay Latest Chica at yung Starlet YouTube channel. Etong mga channel po na to ay talagang kakaiba lang. May mga slides lang na pinapakita, mga photos, at nagnanarrate lang, may narrator lang. At kakaiba talaga. Yes, napakatalenta dahil ang gagaling nilang mag-narrate. Ang gagaling nilang gumawa ng istorya. Pero are they not losing sleep at night? Sigurado ako, hindi nakakatulog yung mga yan. Siguradong sigurado po tayo. Okay, so ayun. Ang YouTube channel po ay, or ang DOJ ay humingi na ng permiso sa YouTube na kailangang i-preserve yung YouTube channel na yon at yung mga contents na nirereklamo ni Kiko para sa pag-usad ng kaso. At sigurado tayong uusad talaga tong kasong to. Siguradong sigurado tayo. Ulitin natin, si Maharlika po ito, yung may malalaking glasses. Siya po yung, or actually ang sabi niya, siya daw ay isang freelance vlogger. Ulitin ko, freelance vlogger. Hindi po, mali ka Maharlika, hindi ka freelance vlogger. Okay? Dahil hindi ka naman or hindi naman kinukuha yung serbisyo mo nung kung sino-sino or nung kung sino mang organization eh. Isa lang po ang dahilan kung bakit mayroon kang YouTube channel. Isa lang po lagi ang content nyo at isa lang po lagi ang nakikinabang sa mga content nyo. At isa lang po lagi ang direksyon ng content nyo. At yun po ay yung manok mo sa pagka-presidente. Bakit hindi ka gumawa ng content para i-promote? Bakit puro paninira sa kalaban? Puro kalimitan. Sabihin na natin 99% po ng kanyang mga contents ay may titirahin. Anong klaseng trabaho? Anong klaseng kakaiba rin? Anong kakaiba rin? At kung titignan natin, napakaraming naniniwala. Ito na ba yung magiging trend ng ating
mga tagapaghatid ng impormasyon, ng balita. For God's sake naman, no? Kaya sinasabi ko sa friend ko, dapat lang talaga na matigil ang fake news at disinformation. Ang mas nakakalungkot doon, kahit mismo mga kamag-anak ko, nakikita ko nagsishare, ay nakaka-disappoint. Sobrang disappointing yung mga ganito. Hindi ba tayo nagsipag-aral? Wala ba tayong kaalaman or kakayanan to discern? Hindi ba natin alam ang tama sa mali? Parang ganito lang yan eh. Alam mo kung alin ang masarap sa hindi masarap. Pero bakit yung tama at mali hindi natin ma-identify? Ikasama yun sa common sense. Kasama dapat yun sa common sense. Nakakalungkot. Nakakalungkot na puro fake at disinformation ang pinaniniwalaan ng napakarami sa atin. Yung mga nagsishare ng mga fake news, ang baba, lalong nakakababa ng pagkatao. Diba? Meron tayong makikita na mga kakilala natin na kung titignan natin, hindi naman talaga mga taong walang pinag-aralan. Dahil yung iba sa kanila may mga profesyon. Yung iba sa kanila talagang edukado. Pero, bakit nagagawang mag-share ng mga fake information? Bakit? Dahil yun yung trend? Nakikiuso? Ay, napakababaw. Ang hirap makiuso pag ganun, ha? Ang hirap pakisamahan yung mga tao na ang alam ay fake news, disinformation. Napakahirap nun. So itong ginawang to ni Kiko Pangilinan, syempre alam na natin kung ano ang reaction ng karamihan. Bakit daw tayo na napakarami sa atin ang nagpapakalat or madalas nating tawaging magnanakaw yung kanilang manok? May kinaso daw ba sa atin? Go ahead. Bakit hindi nga nila kasuhan tayong mga nagsasalita, napaka-vocal, na magnanakaw nga yung kanilang manok? Bakit hindi tayo makasuhan? Dahil po yun ay totoo. Dahil po yun ay katotohanan. Ang ginagawa nila sa mga kandidato natin, kay VP Lene at kay Kiko, ay mga imbento. Mga imbento po. Nakakalungkot. Nakakalungkot na katotohanan. Pero, eto nga, etong mga hakbang na ganito ni Kiko at marami pang susunod ay siguradong simula na para matigil ang kabulastugan nila. Para matigil ang kasinungalingan, mga panloloko at bumalik na yung katotohanan. Dahil totoo ito, sa bandang huli, laging nananaig ang kabutihan at katotohanan. By the way, kahit po si Sharon Cuneta at si Frankie ay may hiwalay na isasampang kaso kay Maharlika. Good luck! Good luck! Sana tuloy-tuloy na talaga to. At yung mga nagsasabi na iyakin at si Kiko di umano ay isang public figure na dapat maging open sa criticism. Talaga lang, criticism ang tawag sa mga ganong panlalait at mga imbento na wala namang basihan. Siguro kung isang bagay, isang programa ni Kiko na hindi mo nagustuhan at meron kang masasabi to at least complain, ay posibleng matawag yun na criticism. Pero yung lalaitin mo, criticism yun? Kakaiba rin. Mga kakampink, ako po'y natutuwa dahil alam natin na pag naupo na si VP Lenny, babalik po talaga ang katotohanan. Sa mga kaibigan kong kakamping na araw-araw ay kausap ko sa chat, manalig po tayo na siguradong mananaig ang kabutihan. Totoo yun. Totoong totoo po yun. So, etong hakbang na to ni Kiko ay titignan po natin kung ano yung magiging proseso at sigurado tayo na kailangan nating maging updated dahil ito po ay isang tagumpay na matatawag ng sambayanang Pilipino na ang totoong ugali ay makadiyos, mapagmahal at hindi mga mapanirang tao katulad nyo. Imagine nyo, ha? Kailan-kailan lang talaga itong or naging talamak itong mga paninirang to at malapit nang matapos.
Have a good day.